72 taon na ang nakalilipas, 6,000 ng mga White Russians ang tumakas sa kanilang bansa at nakahanap ng santuaryo sa Pilipinas. Ginawa nilang pansamantalang tahanan ng Tubabaw sa oras na walang ibang bansa ang tumanggap sa kanila. Pero bago natin simulan ang ating kwento tungkol dito, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Interesado ka na bang malaman ang tungkol sa kanilang kwento? Tumuto ka lang, dahil yan ang ibabahagi ko sa inyo sa video na to. Ang mga White Russian refugees na ito ay galing sa China. Naghahanap sila ng asylum upang makaiwas sa pag-usig. Malamang ay nagtataka ka kung bakit galing sila sa China at hindi galing sa Russia. Para sagutin ang katanungang iyan, ay kailangan nating bumalik sa taong 1917. Nagkaroon noon ng civil war sa Russia at ang mga Bolsheviks sa pamumuno ni Vladimir Lenin ang nanalo. Sila ang tinaguriang Red Soviet Armies. Napatalsik nila ang imperialist Tsarist regime at ang mga sumusuporta dito ay tinawag naman ng mga White Russians. Tinatag ng Bolsheviks ang People's Government o Soviets. Ito ay isang komunistang gobyerno. Dahil sa banta sa buhay ng mga White Russians at pagtutol sa komunismo, ay tumakas sila papunta sa Harbin at sa Shanghai, China. Sa loob ng 2 dekada ay nanirahan sila sa mga lugar na ito bilang mga refugees at migrante. Wala naman silang naging problema doon dahil ang Harbin ay major hub ng mga Russians dahil malapit lang ang lugar na ito sa Russia na noon ay isa ng Soviet Socialist Republic. Ang Shanghai naman ay kilala dahil sa iba't ibang lahi na naninirahan dito. Pero naging malala ang mga pangyayari. Dahil noong 1920s ay pinutol ng China ang pormal na ugnayan nito sa dating imperyo ng Russia. Ang mga White Russians sa China ay kinakailangan na kumuha ng Soviet citizenship. Kung hindi ay tuturing silang stateless at mawawala ang lahat ng karapatan nila bilang mga foreigners. Labis itong kinalungkot ng mga White Russians. Ang iba ay napilitan na lang na maging Soviet citizen. Ang iba ay hindi nagpatinag. Para sa kanila, ang mga Soviet Russians ay mga traidor at kalaban. At ang Soviet Russia ay hindi ang bansang Russia na kinikilala nila. Lalo itong lumala na mga huling taon ng 1930s. Sumiklab ang civil war sa China sa pagitan ng mga nationalist sa ilalim ng Kuomintang at ng Chinese Communist Party. Dagdag pa dyan ang pananakop ng Japan sa China. Pansamantalang tumigil ang civil war para labanan ng mga Hapon. Nang matapos ang World War II, ay muling sumiklab ang civil war sa China at ang nanalo ay ang Chinese Communist Party sa pamumuno ni Mao Zedong sa tulong na rin ng mga Bolsheviks Red Armies. At nangyari din sa China ang kanilang kinatatakutan. Naging mainit sila sa mata ng mga Chinese. Naging biktima sila ng diskriminasyon at kalimitang pinagdududahan. Dahil nawala na ang tiwala sa kanila ng mga Chinese, malamang na sila ay mapagkamalan ng mga espiya at maaresto. Madami sa kanila ang ine-execute at ang iba ay dinedeport pabalik sa Soviet Russia. Hindi naging madali ang buhay para sa mga White Russians. Nawalan sila ng tahanan at ang pangalawang tahanan na kumukupkup sa kanila ay naging malupit sa kanila. Dahil doon ay umapila sila sa International Refugee Organization sa pamumuno ni Colonel Gregory K. Bologov. Nanawagan ang IRO sa iba't ibang bansa, pero lahat ng gobyerno ay abala sa pagre-reconstruct ng sariling bansa dahil katatapos lamang noon ng World War II. Maraming mga bansa ang nagpadala ng comfort letters sa kanila bilang pakikisimpatya sa kanilang hirap na dinaranas, pero wala ni isa man sa mga iyon ang nagbukas ng borders para sa kanila. Wala na silang matatakasan. Hanggang buksan ng isang maliit na bansa sa Asya ang pintuan para sa kanila, at ito ay ang Pilipinas. Si Elpidio Quirino, na noon ay presidente ng Pilipinas, ay hindi nagatubili na tumugon sa panawagan na kupupin ang mga White Russians. Sinabi niya na ang Pilipinas ay handang tanggapin ang mga White Russians. Isa itong malaking hamon sa gobyerno dahil ang Pilipinas noon ay kalalaya pa lamang sa mga Amerikano. At bukod doon, ang Pilipinas ay ang isa sa bansang pinakamarubhang na pinsala noong World War II. Kaya't nasa reconstruction period pa rin ito noong mga panahong iyon. Nagsimula silang lumikas noong January 1949. Ang iba ay pinalad na makasakay sa eroplano at tumagal lang ang kanilang biyahe ng ilang oras. Habang nasa himpapawid ng Pilipinas, ay natanaw nila ang naggagandahang mga isla, ang asol at malinaw na dagat at ang puting dalampasigan. Namangha sila sa kagandahan ng Pilipinas. Ang iba ay naglayag papunta sa Pilipinas nang humigit kumulang 6 na araw. Narating nila ang isla ng Manikani, tapos ay isinakay sila sa isang barge at dinala sa dalampasigan ng Kamparang sa Tubabaw Island. Pero ang lumang ospital na itinayo ng mga Amerikano na gagawing refugee camp sa isla ng Tubabaw ay hindi na maaaring tirhan
dahil isa ito sa mga napinsala noong World War II. Tinubuan na ito ng mga damo at mga baging. Hindi nila inaasahan na ganito ang kanilang daratnan. Nasanay sila sa buhay sa Russia at sa China. At ngayon ay nasa isang isla sila na ibang iba kaysa kanilang nakagisnan. Bukod pa dyan ang mainit na klima sa Pilipinas. Sa mga bata ay para lamang silang nagbabakasyon. Pero alam nang may mga edad na hindi magiging madali ang buhay nila sa isla. Pero hindi sila nasiraan ng loob. Kaya't sa halip na hintayin ang gobyerno na igawa sila ng refugee camp, sila na mismo ang nagkusang gumawa ng sarili nilang matutuluyan sa tulong na rin ng mga Pilipino at ng gobyerno. Karamihan sa mga White Russian refugees ay mga professionals, mga engineers, mga architects, mga teachers, mga artists, mga dating opisyal sa army, mga pare, mga doktor at dentists. Nagtayo sila ng sariling power station, Russian school, hospital, dental clinic, orphanage at mga simbahan para sa iba't ibang relihiyon. Ang isa doon ay Russian Orthodox Church na itinayo sa dating simbahan ng mga Amerikano. Ang kanilang obispo ay si St. John of Shanghai and San Francisco. Kumuha rin sila ng maliit na dam para matugunan ang kakulangan sa tubig. Nagtuturo sila ng piano at ballet at nag-host din ng cultural performances. Nagtayo rin sila ng isang open-air cinema. Unti-unti ay naging isang maliit na Russian city ang refugee camp na may 14 districts at may democratically elected leaders. Mayroon itong arbitration court, mayroon din sariling police force at isang maliit na kulungan. Bagamat isa na itong maliit na komunidad, ang refugee camp ay napapalibutan ng mga barbed wires at mayroon silang curfew at hindi sila maaaring maglabas-pasok sa kampo anumang oras na gustuhin nila. Noong 1949 ay bumisita si Pangulong Elpidio Quirino sa refugee camp at sinalubong siya ng masayang tugtugin ng mga banda. Binigyan rin siya ng thank you memorial na may lagda ng iba't ibang grupo ng mga White Russian refugees. Napansin ng Pangulo na napapalibutan ng barbed wires ang kampo. Pinatanggal niya ang mga iyon, kaya't wala nang humaharang sa pagitan ng mga Pilipino at mga White Russians. At naging isang simbolo yon na sila ay wala sa isang refugee camp. Mas napalapit sila sa mga Pilipino at naramdaman nila na sila ay parang nasa sariling bansa na rin nila. Natuto silang mangisda at ang ibang batang Pilipino naman ay natutong tumugtog ng piano. Hinangaan nila ang magandang pagkikitungo ng mga Pilipino sa kanila. Ang pagkupkup ng Pilipinas sa mga White Russians ay hindi pang matagalan, kaya't nakikipag-unayan ang Pangulong Quirino sa tulong ng IRO sa iba't ibang bansa para mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang problema na ito ng mga White Russians. Noon ay pumunta si St. John sa Amerika. Naupo siya at nagdasal sa may hagdanan ng Congress. Mayroong nakapansin sa kanya sa American Congress at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na mapila sa US Congress na payagan ang mga White Russians na makapag-migrate sa Amerika. Ang sakripisyo at panalangin ni St. John ay hindi nawalan ng kabuluhan dahil noong November 1949 ay dumalaw si US Senator Noland sa refugee camp at ipinangako niya na pwedeng makapasok sa Amerika ang mga White Russians sa pamamagitan ng Displaced Person Bill. Pero kinakailangan muna itong maamyendahan. Ikinatuwa ito ng mga White Russian refugees. Pero gaya ng dinadanas ng mga Pilipino, ipinatikim din sa kanila ang pagsik ng bagyo na dumadaan sa Pilipinas taon-taon. Bukod sa ang kanilang tinutuluyan ay mga tents lamang, hindi sila sanay sa ganitong uri ng kalamidad. At ang bagyo na hindi nila makakalimutan ay ang bagyong Ami. Isa ito sa malalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas. Marami sa kanila ang natakot dahil sa lakas ng hangin na dala nito. May ilan na naghukay sa lupa para makapagkubli sa lakas ng hangin. Samantalang si St. John naman ay lumilibot sa kampo, nananalangin at binabasbasan ang bawat sulok ng refugee camp. Mukhang dininig naman ang kanyang panalangin, nakadaan ang bagyo, pero sinira nito ang buong kampo, pati ang tulay na nag-uugnay sa Kiwan at Tubabaw Island na ginawa ng mga Amerikano ay nasira din. Marami din sa mga White Russians ang nagkasakit. Hindi ito naging madali para sa kanila. Pansamantala silang inirelocate sa Tacloban City, pero sa kalaunan ay pinabalik sila sa Giwan. Pinakita nila ang kanilang pagiging resilience. Muli nilang itinayo doon ang kanilang refugee camp at mas lalo pang tumibay ang pagsasamahan sa kanilang komunidad. Halos 4 na taon din silang kinupkup ng Pilipinas. Sa kalaunan ay binuksan na rin ng ibang bansa ang borders para sa kanila. Ang iba ay nag-migrate sa mga bansa sa South America, kabilang dyan ang Paraguay, Argentina at Santo Domingo. Ang iba naman ay sa Germany, Belgium at France. Mayroon ding nag-migrate sa Sydney, Australia. Noong 1950 ay naamyendahan na ang Displaced Person Bill ng Amerika at noong 1951 ay tinupad ni Senator Noland ang pangako niya.
kaya't karamihan sa kanila ay nakapag-migrate sa USA. Taong 1953 ay tuluyang isinara ang refugee camp. Wala na ang bakas ng mga settlements ng mga Russians sa Tubabaw Island, maliban sa plake na nagpapaalala ng pagkupkup ng mga Pilipino sa kanila. Pero hindi nangangahulugan na nalimutan na nila ang kabutihang ipinakita sa kanila ng mga Pilipino, partikular na ang mga taga-Tubabaw. Sa katunayan, taon-taon ay sineselebrate ang pangyayaring ito sa Tubabaw na dinadaluhan ng mga kamag-anak at pamilya ng mga dating refugees sa isla para ipakita ang kanilang pagtanaw ng utang na loob sa mga Pilipino at kay Pangulong Elpidio Quirino. Nang ang bagyong Yolanda ay pinabagsak ang probinsya ng Samar at Leyte, ang pamilya ng mga former refugee ay hindi nagatubili na tumulong sa mga residente ng Tubabaw kung paanong tinulungan sila ng mga taga-Tubabaw sa panahon ng pangangailangan. Ang Tubabaw ay nagpapaalala na ang sinuman ay maaaring maging matulungin at maawain at makagawa ng kabutihan sa kapwa kahit kaano man ito kaliit. Para sa isang kalalaya pa lang na bansa na labis na napinsala noong World War II, ang pagkupkup sa 6,000 refugee ay kinakailangan ng tapang at puso. Magpahanggang sa ngayon, maraming mga bansa ang nagsasara ng kanilang borders para sa mga refugee na nangangailangan ng pagkupkup. Pero ang bansang Pilipinas ay hindi nag-aatubili na kupkupin ang mga refugees na nangangailangan ng tulong. Dahil likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging hospitable at ang pagiging matulungin sa kapwa. Sumasang-ayon ka ba dito? Isulat mo ang iyong opinion sa baba ng video na to. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, ay bigyan mo naman ito ng like at huwag mo rin kakalimutang mag-subscribe at kalimbangin ang munting kampana para hindi ka mahuli sa ating mga bagong kwento. Maraming salamat sa inyong panonood.